Magandang araw po mga kaibay. Darius po from Scooter City. Nandito po tayo sa warehouse ng Scooter City ngayon para ipakita sa inyo ang isang e-bike ng Scooter City. Ipakikita po natin sa review ng video na to ang specs, function, features, and yung after sales po, i-discuss po natin sa video na to, at yung SRP, mode of payment, at yung previous po na ibibigay namin sa lahat na magsasubscribe po sa YouTube channel ng Scooter City po. Tara, check na po natin ang e-bike ng Scooter City. Mga e-bike, ito po yung e-bike na re-reviewin natin sa video na to from Scooter City. Mga e-bike, ang pangalan po ng e-bike na to sa from Scooter City po is Super. Ito po. Hindi po siya brand mga e-bike. Super po ang pangalan ng e-bike nito. Tempered glass po ang salamin ng e-bike na to. Kung mababasag po ito o may tatamang isang bagay, hindi po siya basta-basta mababasag. Pwedeng mag-crack po siya or madurog na hindi po siya makakasakit sa gumagamit ng e-bike na to. Yan po ang kagandahan sa salamin ng e-bike na to, tempered glass po. And mga ka-e-bike, pansinin nyo, inon ko po yung e-bike. Nagkaroon siya ng ilaw na mababasin nyo. Daytime running light po yan. Automatic po yan pagka po inon nyo yung e-bike, mag-on din po yung ilaw. Ang gamit po nyan sa e-bike or sa anumang sasakyan is para po makita po kayo ng kasalubong nyo. Kumisang kasi nakakalimutan natin buksan yung headlight po ng gamit natin sa sasakyan. Dinesign na po ng manufacturer na lagyan ng ganitong daytime running light para po sa mga gaya po ng mga kotse na nakikita nyo sa daan na umiilaw po siya kahit po umaga or wala po siyang headlight on, nakailaw po yung daytime running light. Yan po yung function ng daytime running light. Parang safety features po ng isang sasakyan or ng e-bike na to. Meron na rin po siyang signal light sa left and right. And also nilagyan na rin po siya ng signal light sa side mirror para mag-wide po yung features niya kung sakaling may kasalubong kayo. Kumbaga, kitang-kita po kayo dahil malapad po yung mga ilaw na kinabitan. Nilagyan rin po siya ng top light. Ang function po ng top light na ito, para po lumakas po yung liwanag kung sa gabi po, katulong po ng headlight ng e-bike. Plus yung top light po, maliwanag na maliwanag po ang harapan nyo kung dinadrive nyo po ang e-bike na to. Nilagyan na rin po ng automatic wiper mga e-bike. Kung umuulan, hindi na po kayo lalabas para punasan ng windshield. Kumbaga, meron na siyang automatic wiper. Mga ka-e-bike, ito po yung panel board ng e-bike. Dito nyo po makikita or malalaman kung ano na po ang kakayahan ng e-bike na ginagamit nyo. Ito po yung pinaka-battery bar nya. Importante po ito na malaman nyo, maintindihan nyo kung paano, kung ano po yung binibigay niyang sign. Kasi dito po nyo malalaman kung makakalayo pa po kayo, kung ilang percent pa po yung battery na ginagamit yung e-bike. Ito naman po yung distance sa speed nyo po, maglalabas po dyan, mag-i-indicate po dyan kung anong speed po ang tinatakbo nyo. Ito naman po, kilometer distance, makikita nyo po dyan, magre-record po yan kung gano'n na po kalayo ang tinatakbo nyo pag ginagamit itong e-bike na to. And also, nag-a-appear din po dito sa panel board kung isi-switch nyo itong left, makikita nyo, nagkakaroon siya ng arrow, going left po.
At dito naman po sa right, meron din po siyang signal na arrow going right po. Yan po ang function ng panel board. Importante po mga ka-e-bike yan na makabisado nyo po ang e-bike, yung pinaka-panel board po. Importante po yan sa gumagamit ng mga e-bike. Mga ka-e-bike, ipakikita ko po sa inyo ang features ng loob ng e-bike nito para makita nyo po kung paano gamitin ang mga nakalagay po rito sa harapan. Mga ka-e-bike, ito po yung throttle. Yung throttle po, dito nyo po ipipihitin para umandar po yung e-bike. Pero kailangan i-switch nyo muna po itong, kung makikita nyo, D and R po. D is for drive po and then R for reverse po. Pagka po nilagay nyo siya sa drive, pihitin nyo lang po ito. Aandar na po kayo. At kung pipindutin nyo naman po itong R, ito po yung reverse. Kumbaga, atras po kayo. Meron din pong selector switch, yung speed po niya. May selector po yung speed. Yung 1 po, possible po yan, mga 15 to 20 po yung takbo niya. And yung number 2 po, possible po, 20 to 25. Yung 3 po is 25 to 30 po yung magiging maximum speed po ng e-bike na to. Ito naman po, preno po ito sa harapan. Disc brake po ang nakalagay po sa harapan ng e-bike na to. At dito naman po sa kaliwa is drum brake para po ito sa preno sa likod. Ito naman po, cellphone holder. At nandito na rin po yung Bluetooth speaker. Nandito po yung mga switch niya. At ito naman po pula, hazard naman po itong switch na to. Kung sakaling nakapark po kayo, kitang-kita po kayo sa dilim. Pagka po pinindot nyo itong hazard button na po. Ito naman po is para sa headlight. Kung i-on nyo po yung pinaka-ilaw nyo sa harapan, nandito po. Ito naman po, itong switch na po na to, left and right po. Kung kakaliwa po kayo, pindutin nyo lang po itong arrow na to. So, and then sa right po, dito naman po. Para po ito sa mga signal light. And ito naman po yung horn. Malakas po yung horn niya. Niligyan na rin po siya ng electric fan just in case na nakapark po kayo or nakakover po itong e-bike na to ng trapal. Mainit po kasi siya pagka cover po siya ng trapal. Magagamit niyo po ito para mahanginan po kayo, hindi po kayo ganong mainitan sa pagbiyahe niyo po sa e-bike pagka po sarado po itong e-bike na dahil sa trapal. Mga ka-e-bike, isa pa pong importante sa e-bike na to na dapat niyong malaman, ang susi po ng e-bike. Pwede nyo pong gamitin ang e-bike na to manually. Pwede nyo gamitin nyo po yung susi na i-on nyo po siya na ordinary na parang sa motorsiklo na pwede nyo siyang gamitin sa pamamagitan ng susi. At ang kagandahan po sa e-bike na to, pwede po kayong gumamit ng e-bike na walang susi. Gamit nyo lang po itong remote. Is pindutin nyo lang po itong sign ng thunder sign ng double click. Kita nyo mga ka-e-bike, naka-on na po siya. At kahit po malayo po kayo sa e-bike na to, pwede nyo po siyang patayin. Pindutin nyo lang po mga ka-e-bike yung pinaka-sign ng unlock. At kung gusto nyo naman yung gamitin ang e-bike na to, kahit po medyo malayo kayo, tap nyo lang po yung double, yung thunder sign ng double click. Naka-on na po yung e-bike. Yan po ang kagandahan sa e-bike na to, pwede nyo po gamitin ang remote or yung susi po niya. Mga ka-e-bike, ang isa pa po sa features ng e-bike na to, sa safety features po, kung sakali po na yung susi ng e-bike na to ay nawala or may nakakuha, at tatry po niya na gamitin ang e-bike na to sa pamamagitan po ng susi, hindi rin po siya magagamit kasi po, na-lock nyo po sa pamamagitan ng remote ang e-bike na to, kaya hindi rin po gagana tong susi na to. Ito po ang isa sa features na maganda sa e-bike na to. Kung mapapansin nyo, hindi po siya maitulak ng maayos unless kung mapipindot ko po yung unlock sa remote. Ayan po, tingnan natin, pwede na po siyang itulak mga ka-e-bike kasi wala na po yung lock niya na switch ko na po sa remote ng e-bike na to. Isa pa po sa features ng e-bike na to,
kung gagamitin niyo po ito sa school service ng mga anak niyo or sa negosyo or pamamalengke, i-check po natin. Meron po siyang compartment. Natatambol po yung pinakaupuan niya. Medyo malaki na rin po yung space niya para sa mga gamit na ilalagay niyo. Kumbaga, very useful tong e-bike na to. At kung i-check din po natin ang likod ng e-bike na to, kung mapapansin nyo, napakaganda ng pinaka-taillight niya para siyang sasakyan. At ang e-bike po na to ay compact e-bike po to. Hindi po siya maliit, hindi po siya malaki, pero kasya ang tatlong tao po sa e-bike na to. I-check po natin yung size ng pinaka-upuan nito. Kumbaga, 30 inches po yung pinaka lapad po ng upuan na to. Mga 76 to 77 centimeter po yung pinaka lapad po ng upuan. Dito naman po sa harapan, ang size po ng upuan ng driver is 20 inches or 0.50 centimeter po yung pinaka lapad. Maluwag na maluwag po to sa driver. At kung itatry ko pong maupo, ang height ko po is 5'5". Medyo malaki po ako. Medyo medium po yung size ko. I-check po natin yung leg room niya. Napakaluwag po ng paa ko. Hindi po siya ipit. Kumbaga, maluwag na maluwag po nakakilos ang paa ko. Kumbaga, komportable po kayong gamitin. Sumakay sa likod. Kahit na dalawang adult po kayo, kasya po kayo sa e-bike na to. Ipakita din po natin yung pinaka-driver side. Sa driver po mga ka-e-bike, kung titignan nyo yung pinaka-forma ko, maluwag na maluwag po ang driver kung gagamitin niya yung e-bike na to. At ito po yung pinaka-foot brake niya. Bali, tatlo po yung pinaka-brake niya na pwedeng gamitin pag ginagamit yun po itong e-bike na to. At napakadali lang po niya. Tapos wide po yung pinaka-salamin niya. Kitang-kita nyo po yung harapan. At yung side mirror po niya, napakalapad po. Kitang-kita nyo po ang nasa likod nyo. Hindi po kayo mahihirapan na tignan ang mga sumusunod po sa inyo. At sa paglabas po, mga kaibay, simple-simple lang po. Madali lang. Okay. Yung specs po ng e-bike na to is 800 watts motor po. At yung controller po niya is 4860 volts, 800 watts controller po. Bali, dalawa po ang option sa e-bike na to. Pwede po kayong gumamit ng battery na 4832 amperes. Ang battery pong 32 amperes, kung ilalagay niyo po rito, mahaba po yung pwede niyang maging takbo kumpara po doon sa 6020 amperes na battery. Pero kung ipapurchase nyo po itong e-bike na to is 6020 ampere po yung battery. Pwede na rin po yung 6020 ampere na battery kasi po itong e-bike na to is magaan lang po siya. Kung mapapansin nyo mga ka-e-bike, 50% plastic, 50% metal. Kumbaga, ang ganda ng pagkaka-design ng e-bike po na to. Kumbaga, pinagaan niya. Kasi ang e-bike po, the more na magaan po siya, yung power po niya, yung motor niya, battery, hindi po nahihirapan at hindi po malakas sa battery pagka po magaan ang e-bike. At ang ginamit pong gulong dito mga ka-e-bike is 300x10, and this brake po ang harapan na brake niya, and sa likod po is 300x10 po ang gulong na rin po na nakabit sa e-bike na to. Drum brake po yung brake na ginamit po sa likod na to. At lahat po ng mga ilaw na nakakabit sa e-bike na to is LED. Kumbaga, matipid po yung ilaw na nakakabit po dito sa e-bike na to. Hindi po siya ganong magko-consume. Hindi po kagaya ng mga bulb na dating mga ginagamit na ilaw sa mga sasakyan. Ngayon po, mga LED na po ang gamit sa e-bike na to.
Mga ka-e-bike, ang isa pa pong maganda sa e-bike na to ay may safety features po itong e-bike na to. Kung sakali po na may gagamit ng e-bike na to na wala pong permiso sa inyo, ang safety features po nito ay ganito. Pag pinag nyo po ito sa isang lugar, i-switch nyo lang po yung lock. Meron po yan na switch na naka-sign po ng lock. Ngayon, kapag po may gumamit na may mag-try na kunin tong e-bike na to, pag tinulak niya po ito, tinanggal niya po yung handbrake, lahat po tinanggal niya, tinanggal niya po yung lahat, mag-aalarm po siya, mga pag tinulak po yan, mag-aalarm po siya. At hindi niya na po magagamit to kasi nag-i-stuck po yung pinakagulong niya. Mawawala lang po ito kapag dumating kayo at sinwitch nyo yung unlock. Yan, mawawala na po yung alarm. Kumbaga, naging normal siya. Kaya, kung meron mang magtatangkang kumuha nito, mapapansin po siya kasi hindi po niya magagamit yung e-bike at mag-a-alarm po siya mag-iingay. Mga ka-e-bike, kung magpa-purchase po kayo ng e-bike na super sa Scooter City, nandito po ang pamimilihan yung kulay. Meron po kaming black, galaxy blue, red, powder blue, white, yellow, mint green. Ito po lahat ang pwede niyong pagpilian sa Scooter City. Mga e-bike, ang SRP po ng e-bike na super is 60,000 po ang SRP nito. Kung napanood nyo po ang video na to at nag-subscribe po kayo sa amin, bibigyan po kayo namin ng less 5,000 sa e-bike na to pag nag-purchase po kayo sa lahat ng brands ng Scooter City. At may isang option pa po kami na ibibigay sa inyo, parang freebies po. Meron pong free 2-wheels e-bike po. Kasama po ito sa pagbili nyo po ng super na e-bike from Scooter City. 60,000 po yung SRP niya at isang e-bike na single. E-bike lang po na single ang previous nito. Wala po siyang battery. Ito po yung kasama sa promo namin sa super e-bike. Ang mode of payment po ng e-bike na to, kung bibili po kayo sa Scooter City, magpa-purchase kayo, is cash po, home credit, credit card po. Yun po ang pinaka mode of payment namin sa Scooter City, mga ka-e-bike. Maraming salamat po sa lahat ng bumili o nag-avail ng e-bike na super from Scooter City. Nakuha niyo po yung promo namin na 2-wheels na e-bike. Mga ka-e-bike, bumili na po kayo sa malapit na branch ng Scooter City. Kung malapit po kayo sa branch namin, mag-inquire na po kayo at mag-purchase na po kayo ng e-bike dahil ang e-bike na promo po namin is limited stock lang po siya. Pero marami pa po siyang stock kung makikita nyo. Lahat po yan, ipamimigay po namin yan once na bumili po kayo ng super na e-bike from Scooter City. Mga ka-e-bike, ang warranty po ng Scooter City sa mga e-bike na mapapurchase nyo po sa amin ay ang motor po niya is 1 year warranty po at ang controller po niya is 6 months warranty. Yung battery po is 3 months warranty. At kung meron din po siyang kasamang lifetime free service warranty kung sakali pong masisira ang e-bike nyo na wala na po yung parts warranty. Bali, pag dinala niyo po siya sa branch ng Scooter City, libre na po yung labor niya, bali parts na lang po ang babayaran niyo kung sakaling masira yung e-bike niyo. At kung bibili naman po kayo at magpa-purchase po kayo sa Scooter City sa mga branches po namin, meron pong 7 branches ang Scooter City. Giginto branch po sa Simis Building, Cagayan Valley Road, Santa Rita, Giginto, Bulacan. Malapit po ito sa Agata Homes besides Dental Heaven. At yung sa Malolos branch po, sa MacArthur Highway, Lungos, Malolos, Bulacan, in front of CEU Malolos, besides po siya ng King Daniel Sauce Factory.
Sa Baliwag branch naman po, sa PLM Building, Bagong Nayon, Baliwag, Bulacan. Besides po siya ng East-West Bank near Jollibee Junction. Sa ilalim po siya ng flyover ng Baliwag. At sa Santa Maria, Bulacan po, sa 72 Fortunato Harili Avenue, Bagbaging, Santa Maria, Bulacan, katabi po siya ng Mateo Hospital. At sa Bulacan-Bulacan branch po, sa San Jose, Bulacan-Bulacan, tapat po siya ni Casimiro Bike Shop, malapit po siya sa Paniki Street. Sa San Fernando branch po, sa Percy Building, Lourdes Site, Del Rosario, Sindalan, Pampanga po. Katapat po siya ng Victoria Court. Sa Angeles City naman po, MacArthur Highway, Pulong-Bulo, Angeles, Pampanga, in between 7-11 and Osage po, mga kaibay. Diyan nyo po makikita lahat ang branch ng Scooter City. Maraming salamat po mga kaibay.